ito yung pangalawa nating problema, no guys. Tignan nyo maigi yung pin lock na yan, yung pin lock natin. Pipipress natin yung door lock. So, hindi na siya nagre-response. So, kahit dun sa mismong center, dun sa central control, hindi na rin yan kumakagat. So, ipifix natin yan. So, ito yung ating central control. Ito yun naman yung sa likod natin. So, ipipress natin yung lock. So, hindi siya naglalock dun. So, titignan muna natin kung ano yung status. Bubuksan natin itong sidings. So, bago natin galawin yung sidings, tanggalin muna natin yung battery. So, nalawagan ko na. Tanggalin natin yung negative ng battery pole. So yun, hindi kaya ng isang kamay kaya in-stop ko muna yung recording, then binunit ko na lang siya. Natanggal na natin kahit yung negative lang. So kung mapapansin nyo, bago natin tanggalin tong sidings natin, tinutuklap lang yan sa mga gilid. Itong pinaka-pinlock nya is tatanggalin muna natin kasi hindi natin maaangat tong sidings. So ito Roscast to. Ikutin lang. May thread lang yan. So, counterclockwise lang yung ikot pag paluwag. So, yan. Humaba na siya. So, yan guys. Tanggal na natin. So, pwede na natin tanggalin tong sidings. Angat lang natin to. So, kailangan ko pala muna baklasin to. So, kailangan lang natin ng Phillips screw para dito. Para matanggal siya. So, ayan. Tanggalin din natin to. Yung kanyang door lock. Isang screw lang din yan. So yan, mahulog. So ilalagay mo na lang muna kita dyan. So tanggalin muna natin to tsaka to. Ito ini-slide lang to. Yan, paganan na slide. So ito ini-slide lang din. Tanggalin lang natin tong wire na yung pigtail nung kanyang pinto. So natanggal na natin yung pinakapinto natin, yung control ng ating power window. So baklasin na natin to sidings. So hahanapin natin yung kanyang actuator, yung actuator ng mismong lock.
So, kung mapapansin nyo, kumalas to, itong plastic nya, dito, sa mismong mechanism nya. So, lilinisin muna natin. Tapos, tetestingin natin, ibabalik ko yung battery. So, wala muna tayong tinatanggal. Try ko munang ibalik yung battery. So ayan, nabalik yung battery. I-testingin natin kung umaandar pa ba yung kanyang actuator. So ayan guys, umaandar pa. Nakita nyo, moving pa. Try natin i-close yung pinto. Ayan. So makikita natin yung pinaka-bakal niya doon. So guys, ayan. Bali, ang gagawin muna natin ngayon, ilulubricate muna natin yan sa ngayong mga yan bago natin isara. Ibabalik na natin tong sidings guys. Ayan. Clip na natin, balik na natin to. Balik na natin to. Kanyang panel, balik natin yung pigtail. So nabalik na natin lahat guys. Nabalik na natin lahat. Balik na natin lahat guys. Testingin na natin. Babalik ko na yung battery. Higpitan na lang natin to. So yun na guys. Tapos na no. So naka-open ngayon yung ating kilak. Kung mapapansin nyo dito sa video na to guys, nag-a-alarm pa rin siya. Kahit na naka-close na lahat ng pinto. So move on tayo sa panibagong solution. Close.
So ito mga pops, ito yung nagtitrigger ng alarm. Medyo basa siya, tapos kalawang na din siya. Chinek ko na din kasi yung ibang mga pinto. Bukod tang ito na kinalawang. So bunutin ko muna tapos lihain ko. Tapos bugaan natin ng contact cleaner. Binubunot lock naman to. Oh, may pinipress lang siya dito na lock sa likod. Yan. Oh, may wrap na isang kamay lang, so bitawan ko muna yung camera. So, ang purpose lang naman nito, dito naka-connect yung wire. Then ito yung sa ground. Dito sa screw, naka-ground yun sa body. So pag nakasara yung pinto, napipress to, spring. Wala sila ng contact. So ibabrush lang natin to. Ito lang yung lilihain natin. Wala na pala akong contact cleaner. So nilinis ko na lang yung spring para dumulas ng WD-40. Bit na natin. Kung maririnig niyo paps yung click na indicating na bukas yung pinto. So pag pinress. Yan. Yan, working na yan pag ganyan. So mahigpit naman na secure lang na bumabalik yung spring. Diba? So testingin natin kung mag-a-alarm pa to after niyang malock. So yan lang paps. Ito yung cool. Ito yung reason kung bakit nag-a-alarm yung sasakyan. So masyado kasi siyang sensitive. So nakita nyo kanina, medyo binali ko yung ano, yung terminal palayo sa body. So sara natin, testing natin ilang. So dumomit top root, lalak na natin. So ayan, di na siya nag-a-alarm. Sa kanina kasi nag-a-alarm siya pag sinara. Ayan, mga lock na yan, pops. So yun lang. So isang pinto lang. Na-check up ko naman na yung mga ibang pinto. Okay naman. So yun lang talaga. Sa driver side lang yung kinalawang sa akin. Babush!